Apa? Yan, iskat. Ako. Start na po natin ang ating FB Live. Praise God, praise God. Bigla na lang. Fail na. Ayan. Sige po, tayo po ay magsisimula na sa ating pong daily morning prayer and devotion. Isang mapagpalang araw po ng Saturday. Yay! Praise the Lord. 145 days po. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ikaw 145 days. Akalain niyo yun? Ang dami nun, ha? At syempre, madaming madami pa, no? Libo-libong taon ng pagsasama hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. Malay niyo, mamaya bumalik na si Lord, no? Hindi natin masabi yon kasi wala naman nakakaalam talaga kung kailan mangyayari at magaganap. Kaya tayo po, importante, handa po tayo. Anytime na dumating si Lord, eh handa po tayo. Sana nga, madatnan niya tayo dito sa daily morning prayer and devotion. Di po ba? Ayan po ay isang nakakaganda at kapanapanabik na pangyayari sa ating buhay. Praise the Lord! Praise the Lord! Napakabuti po ng Panginoon. Praise the Lord! All glory to God! All glory to His name. Di po ba? Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po ay, yan, madami na po tayo. Simulan po natin ang araw na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much for this brand new day. Panibagong pag-asa at kalakasan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, meron po ako nakikita na mga bago nating mga kasama o mga ngayon po uli sila naka-attend. Praise God, nandito po uli Sister Roselyn Paraiso, Sister Johanna. Yan, praise God. Marami na po tayo ngayon. Hindi ko na po mabanggit ang mga pangalan. Si Lord po, alam po niya kung sino po'y naririto ngayon. Amen. 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 Hindi ko man po mabanggit lahat ang mga pangalan ninyo, pero ang Diyos po, eh, batid po niya kung sino po. Ano, ang lahat po nang umaattend every day at hindi nakakalimot sa gawain ng Panginoon, inuuna si Lord. Amen. Praise God. Amen. Kaya ngayong umaga, bigyan po natin ng buong lakas, buong sigla. Awitan po natin ang Panginoon ng mga papuring awitin. Praise God. Share ko lang po ang aking skin. Yan. Alam ko ha. Kamusta po kayo? Kamusta yung first day kahapon ng ECQ nyo? Yan. Ako, Sis Irene, hingi ako ng prayer kasi today kukunin yung swab test, result swab test ng anak ko. Prayer po for negative result po. Opo, opo. Sige po. Thank you po. Tuloy lang po tayong manampalataya sa Panginoon. Yan. Amen. Okay. Po. Praise God. Sige po, awit po tayo sa Lord. Nagsasabi po na ang Diyos po ay tunay na karapat dapat papurihan. Ang pangako ng Panginoon sa atin ay maaasahan. Okay. Hindi mag-iisa. Yan. Kailanman hindi po tayo mag-iisa. Tayo po'y sasamahan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Uminom na ako. Alam ka po tayo. Kinabay ko yung pangmaga ko. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami ipapabayaan. Ang aming mga pangalan ay iniukit mo sa iyong mga palad. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay na kapapang. Hallelujah! Diyos na makapangyari pa rin nakakasasan sa aking puso ay nalaman. Patalamot pagsama, nararamat ka, hindi pag-iisa. Diyos na makapangyari, patat sa atas, puso ay nararamat.
kapala mo magsama. Nararanas ko ay pag-iisa. Iwan sa bawat sandali ay lagi tatama. Ay kalakata lahat ng bagay at may kasimpayan nakapangyari lahat sa atong ay wala na pagpapala mo siya nararamdaman. Oh, tayo ko'y kumalapak. Yabok pa akong. Para kay Lord po yung malapak. Iiwan sa bawat sandali ay laging tatama. Espiritu, ibigay kalakasan. Pagpapagay ay mapagkagumpayan. Makangyari at asahal ka. Praise the Lord. Sabi po doon sa inawit natin, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Amen? Amen. Na bawat sandali ay lagi nasamahan. Praise the Lord. Yan po ang pangako ng ating Lord, that He will never, ever leave us and never forsake us. Praise God. Sige po, tayo po ay panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, dakilang Diyos. Tunay na napakabuti mo po sa aming mga buhay. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na mayroon po kaming chance, Lord, na kami po ay nakapagbigay ng aming papuri, pagsamba at pasasalamat tanging sa iyo po lamang, O Diyos, na makapangyarihan. The God who created the heavens and the earth, the God of the universe, makapangyarihan, dakila, tapat, maaasahan, mabuti, mapagmahal, karapat-dapat kang papurihan, Panginoon, ng iyong mga nilikha. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Higit sa lahat, salamat sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaparaanan sa pamamagitan ng platform na ito, ang Zoom, Lord, na kami po ay magkatipon-tipon. Thank you, Lord. Tunay na napakabuti mo. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa nito, ang nagkaloob nito, upang kahit ganito ang kalagayan, Panginoon, ng aming buhay ngayon, gumawa ka pa rin ng kaparaanan, Panginoon, upang kami ay mayroong pagkakataon na ikaw po ay sama-sama naming papurihan. Sama-sama naming sasambahin sa espiritu at katotohanan. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thanks, Lord. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Na kanina pa lamang, Panginoon, sa kanilang pagising, sa aming pagising. Lord, ang nasa puso namin, unahin ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakayaman po ng iyong biyaya, ng iyong grasya, Panginoon. Sapagkat ikaw po mismo, Panginoon, ang kumikilos sa aming mga buhay. Hindi namin kaya ito sa ganang aming sarili, Panginoon. Subalit ang kalakasan na nanggagaling po sa iyo, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming mga buhay, Lord, nagpapasalamat po kami. Patuloy sakupin mo po ang aming mga buhay at inaamin namin sa aming mga sarili, Panginoon, na kapag ang buhay namin ay hiwalay po sa inyo, wala po kaming magagawa. We need you, Lord. Manatili ka po sa amin, Panginoon. Manatili ka po sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat, O Diyos. Pangunahan mo po ang gawain ito. Malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Iba-iba man, Panginoon, ang aming mga lugar. Subalit ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kaya mong abutin, Panginoon, ang bawat isa sa amin. You are the omnipresent God. Thank you, Lord. Damdaman namin, Panginoon, ang presensya mo na tunay na nananahan sa buhay po ng bawat isa. Tanggapin mo po, Panginoon, ang pinakamainam, dalisay, napapuri at pasasalamat mula sa iyong mga anak. Ito po ang prayers namin in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po kayo? Nasa bahay lang po kayo kahapon? Yes po. Oo nga. At yung iba po, syempre, mga frontliners, may mga trabaho po, ano? May mga trabaho. Yes, nasa hospital ako ngayon. Po? Nasa hospital ako ngayon, sis. Ah, pumasok ka, sis. Oo, kasi tomorrow is a vaccination day na. Ah, okay. Tuloy-tuloy po ang vaccination, even ECQ, no? Tuloy-tuloy. Kaya mas lalong kailangan po ang mga frontliners ngayon, ngayong mga panahong ito. So, alam niyo po, napakaganda na simulan po natin ang araw nito sa pamamagitan po ng ating pong pagdulog sa Panginoon. Magpasalamat po tayo kay Lord. Talagang matitindi po ang nagiging hamon, pero mas malaki po kasi si Lord eh. Di po ba? Higit na makapangyarihan ang Diyos kesa po sa ginagawa ng kaaway sa mundong ito. Kaya magtiwala po tayo. Ito po ang ano eh, ang kailangan natin ngayon. I-exercise po natin ang pananampalataya na nanggagaling din po, no? Sa ating Panginoong Jesus. Jesus is the author of faith. Siya po ang, sa kanya lang po natin ituon ang ating paningin. Sa ating Panginoong Jesus lang po tayo mag-focus. Alam po natin na maraming po pwedeng makadistract at mang-agaw po ng ating mga atensyon. Kaya ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang simple ways to worship God every day. Simple ways to worship God every day. Yan. Ano-ano po ba yung mga kaparaanan upang tayo po ay makasamba sa Panginoon bawat araw, every day po. Every day, hindi lang po every Sunday, kundi every day po ng ating mga buhay. Tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Sa Diyos na lumikha ng ating buhay. Sa Diyos na nagbigay at pwede rin bumawi nito. Diba? Kaya tayo po ay pag-uusapan po natin ang mga simple ways to worship God every day. So, ang number one po, start the day with God. Yan. Start the day with God.
Dumating po ba sa punto ng buhay po ninyo yung minsan nag-start yung araw mo, puro stress agad yung kinaharap mo? Di ba hindi ka pa nakakapag-pray? Di ba hindi ka pa nakakapag-pray? Tapos ang dami-dami. Aga-aga. Ano, sa paligid, di ba? Yung mga balita sa'yo na hindi maganda. Or kaya titingin ka agad ng cellphone mo, nakita mo agad puro mga fake news na nananakot. Sabi mo, bakit ba ako nakatingin-tingin pa ng cellphone? Nauna tuloy na yun ang na-feed sa aking mind tsaka sa heart. Diba? Sana inuna ko na lang si Lord. Sana nag-pray. So dapat po, bilang pong mga tao, tayo po na nakakilala sa ating Panginoon, alam po natin kung ano po ang dapat nating gawin sa ating mga sarili. Kasi choice din po natin yun eh. Kung gusto nating ma-stress, choice din po natin yun. Huwag natin isisi kay Lord yun. Lord, na-stress ako, ba't naman ganito? Eh, mas inuna mo kasi yung mga bagay na nakakatakot, mga bagay na nakaka-stress. Kaya yun po agad yung na-feed sa ating pong buhay. So, start the day with God. Psalms 46 verse 10 po. Salmo 46 verse 10. Meron po ba kayong hawak ng mga Bible para po makapag-participate po ang bawat isa? May mga babasahin po tayong mga salita ng Diyos. Sabi po, bago tayo bumangon sa ating kama, sa ating mga higaan, mag-spend po tayo at least 5 minutes thinking about the blessing of knowing that God is present in every part of my day. Amen. So pagdilat po ng iyong mga mata, huwag ka muna agad babangon. Pero na lang kung late na late ka na. Di ba napapabangon ka na agad? At saka sabi, kapag bagong gising ka, matagal yung pagkakatulog mo sa gabi, yung bibiglain mo ng bangon, hindi daw po maganda yun. Medyo mahihilo-hilo ka nun. Yung pang napabalikwas ka, tapos baka bigla kang bumangon. Naranasan nyo na yun? Yung parang napabalikwas ka, tapos nagulat ka, bigla kang bumangon. Di ba parang matutumba ka? Nakakahilo yun eh. Oo, nakakahilo. Yes po. Kasi tahimik na tahimik yung dugo mo, tapos bigla kang bumangon. So, yung blood circulation. Yes, yung blood circulation po natin is matataranta yung dugo natin. Okay. Pati yung dugo na stress eh. 'Di ba? Kaya 5 minutes sabi po eh. Try natin nga no tomorrow. 5 minutes. Oh, gusto niyo mga mas mahaba pa. Pero yung 5 minutes na 'yon, punuin po natin ng pasasalamat. Pwedeng nakapikit ka. Tapos thank you Lord. Thank you sa katagumpayan nung kahapon. At ito, may panibagong araw ngayon. Yan. Mag-ano po kayo? Mag-whisper po kayo ng prayer. Kasi pag hindi, makakatulog na naman kayo. Diba? Kasi pag nakapikit lang ganyan, tapos sa isip lang, baka hindi natin mamalayan, nakapabalik ka sa tulog eh, diba? So, start the day with God. Start the day with daily morning prayer and devotion. Amen? Amen. 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 Praise God. Praise God. So, yun po. Napaka-ano lang po nito, no? Kaya nga, simple ways to worship God every day. Hindi po natin, alam niyo po, yan po ay pagsamba natin sa Panginoon, eh. Yung atin pong alam ni Lord na yung mga puso natin, yung atin pong buhay, ay pagdilat pa lang ng mga mata, na aware na tayo kung ano po yung meron. Eh alam natin, alam ni Lord, siya po yung inuuna natin. Oh, nakita niyo na po, Salmo 46:10. Amen. Amen. Sige po, sino po ang pwedeng magbasa? Sister Lynn? Yan, Sister Lynn. Naka-mute kasi sa Salmo 46:10 po. Magandang umaga po. Morning. Morning. Salmo 46:10. Sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Amen. 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 Amen.
Please feel and know that I am God. Yes. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Amen. Amen. At karapat-dapat po talaga bigyan natin ng parangal, no, ng honor ang ating Diyos. Kaya po, sabi tumigil, talagang be still. Don't panic. Be still. Be still and know that I am God. Sabi po niya sa Exodus 14:14. Kaya ayaw po ni Lord nang nagpapanik po tayo eh. Kasi pag nagpapanik tayo, ibig sabihin, hindi tayo nag-trust kay Lord. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Siguro, gusto mo ikaw mag-solve ng mga bagay-bagay sa buhay mo, pero mahirap. Ang ending pa rin nun, mapapagod ka. Susuko ka, bibigay ka. Kaya kailangan po eh, laging sinasali talaga si Lord eh, di ba? Huwag natin talaga parang, Lord, ako muna to. Pag di ko kaya, tsaka ako sa'yo, hingin tulong. Hindi po, mulat sa pool pa lang, hindi na po tayo ng tulong sa Panginoon. Diba, mga kapatid? Praise God, praise God. Number two po, number one is start the day with God. Start the day with daily morning prayer and devotion. 145 days po tayo ngayon. Ibig sabihin, 145 days na ini-start po natin ang ating araw para sa ating Panginoon. Praise God. Sadyang masasabi natin kakaibang nangyari sa ating mga buhay. Yung maglalaan ka talaga ng time. Siyempre po, ang bawat isa ay kailangan. Hindi naman agad pagkabangon mo, humaharap ka na dito eh, di ba? May mga preparation ka rin ginagawa. Inaayos natin ang ating sarili. Di po ba? Bilang paggalang na rin natin sa ating Panginoon. At talagang nakikita po ng Lord yung heart natin na ang anak kong ito ay naghahandaan niya talaga ang pagsamba sa akin. Ba? Pero hindi naman po kailangan tayo na gumastos or kaya problemahin pa natin na Lord, ang hirap, ayoko humarap sa iyo, mag-off cam ako kasi hindi ako prepared, mga ganyan. Hindi ako prepared. So, sabi ni Lord, come as you are. No? Come as you are. Ang mahalaga din po ang heart natin. Siyempre, kaya lang napansin ko dito, 145 days. Ang dami po talagang improvement kasi nakikita ko lahat kayo sa camera ko dito sa screen. Karamihan po talaga ay maayos na maayos sa mga itsura. Siyempre, karamihan po ay masasabi po natin talagang nag-prepare siya, hindi yan kagigising. Kanina pa gising kasi biro mo nakapag full makeup pa, 'di ba? Kailangan gamitin ng mga makeup kahit ECQ, mga kapatid, ma-expire 'yan. No. Kasi may pinupuntahan naman tayo. Ano ba 'yung pinupuntahan natin? Dito sa si Lord. Oo, 'di ba? Lord. Diba po, umaattend tayo rito. Alam nyo po, ang dami-daming nakakakita sa atin kasi naka-FB live po tayo. Kaya, hindi naman po ibig sabihin nagpapakyut tayo sa mga nanonood sa FB live. Ang sa akin po, syempre, meron po tayong isang audience. We are audience of one. Si God po yun. No? Kung meron man po tayong dapat na tayo po ay magpapansin, sa Panginoon po tayo magpapansin. Lord, pansinin mo ko, ha? Marami po akong kailangan kita, Lord, eh. Amen? Amen. Start the day with God, yan po number one. Number two po, get down on your knees to pray. Get down on your knees to pray. Yan. Bakit po get down on your knees to pray? Kasi po, nagpapakumbaba po tayo di ba? We are humbling down po sa harap ng Panginoon and telling God, Lord, sobrang hindi ko po kaya kung wala ka. Nandun po yung pag-amin natin sa Panginoon na siya lang po talaga ang Diyos na atin pong
nalalapitan at sinasamba po ng lubos. Sabi po, I want to be intentional about kneeling for prayer. So kailangan po maging intentional, hindi alam niyo po, iba po talaga yung ano eh, yung pananalangin. Sabi nga, pag may cellphone ka raw, ilagay mo raw sa ilalim ng bed. Kapag ka gusto mong pagising mo, bumangon ka, kunin mo yung cellphone mo na sa ilalim ng bed. Nakaluod ka noon, di po ba? So, tayo po ay matuto po na tayo po. Lalo na yung ano, yung personal devotion, yung ikaw lang at si Lord. Nagpunta ka sa room mo, ilak mo yung pinto. Tapos, magbasa ka, mag-devotion ka, magsulat ka kay Lord, and then you start to pray, tumuhod ka sa Panginoon, iiyak mo lahat sa Panginoon, no? I-pour out mo lahat ng nilalaman ng puso mo sa Panginoon. I-try niyo po yun, mga kapatid. Ito po ay napaka-effective po. Sigurado po ako na tutugunin ng Panginoon. Kasi ikaw yun eh. Wala akong maitatago kay Lord. Ikaw yun eh. Lahat ng nilalaman ng puso mo, sinosurrender mo lahat sa Kanya. Yung mga bagay na alam mo na hindi mo na kontrolado. Lord, hindi ko na kontrolado to eh. Wala na talaga. Sinosurrender ko po sa iyo ang lahat. Amen? Amen. Kaya naman yan, di ba? Praise God. Get down on your knees to pray. Sabi po, Salmo 95, verse 6 to 7. Salmo 95, 6 to 7 po. Puro nasa Salmo po tayo. Yan, Salmo 95, 6 to 7. Sige po. Halik. Sino po ang nakakita na po? Ako po, 6. Sige po. Halika kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan sa nagaya ng mga tupa sa kanyang kawan na kanyang binabantayan at inaalagaan. Amen. Kapag naririnig ninyo ang ating niya. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Tayo po ay kanyang mga tupa na kanya pong inaalagaan at binabantayan. Napakainam po na tayo po ay hindi nagmamalaki sa ating Panginoon, bagkus tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Amen? So, amen. Number two po yan, get down on your knees to pray. Number three po, number three, five, seven, eight, you're thankful for every day. Tulad po kayo ng seven things. Write seven things that you are thankful for every day. Hindi namin maintindihan. Hindi po maintindihan. Hindi namin naiintindihan. Sige po, sige po. Number three. Number three po, write seven things you are thankful for every day. Yan. Sumulat daw po kayo ng pitong bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon araw-araw. Yan. Write seven things. So babasahin po natin Salmo 106 verse 1. Salmo 106 verse 1. Salmo 106 verse 1. May nakita na po. Ito po. Sis Irene. Po. Ito na po. Okay po. Yan. Sige po. O, Salmo 106. Ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga mamamayan. Purihin niyo ang Panginoon. Magpapasalamat kayo sa Kanya dahil siya ay mabuti. Amen. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Amen. Ang tapat niyang pag-ibig ay walang hanggan. So, praise the Lord. Give thanks to the Lord for He is good. Amen?
His faithful love endures forever. His faithful love endures forever. Kaya seven things po, gawin po natin, write down seven things that you are thankful for every day. Upang maalala po natin, di ba sabi nga po dun sa 1 Thessalonians, na binasa po natin, 5:18, be thankful in all circumstances. Sa lahat po ng sitwasyon, tayo po ay maging mapagpasalamat. Hindi po pwedeng wala tayong maipagpapasalamat sa Panginoon. Kung yung naipagpasalamat mo ngayon, bukas, ganun pa rin, isulat mo pa rin. Kung araw-araw na dyan ka thankful sa ginagawa po ng Lord, isulat mo pa rin po, kasama pa rin siya sa list mo po. Ngayon, kung merong more than 7, okay po yun. Eh parang ang ikli naman, Sister Irene, 7 lang. Eh sige po, doblehin nyo po, triplehin nyo pa yan. Eh kung maraming-marami po talaga eh, di po ba? Yan. Naku, napakagandang gawin po yan, no? Journalizing po tayo ngayon. Gawa po tayo ng journal sa lahat po ng mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Right? Seven things that you are thankful for sapagkat dakila at tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Number four, be amazed at who God is and what He does. Be amazed at who God is. Patuloy po tayong mamangha sa ating Diyos sa mga bagay na kaya niyang gawin at gagawin po sa ating mga buhay. Be amazed at who God is. Kung sino ba si Lord? Kung sino ang Diyos sa ating buhay? And what He does. So, napakabuti po ng Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nakararanas ng mga miracles ng Panginoon. Amen? Amen. 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 Ako, napakaraming kwento po niyan. Eh, yun ngang topic natin nung nakaraan. Di po ba? Ano yung gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon? Eh, talagang kulang po yung 25 minutes na o 20 minutes eh. Eh, kahit nga po maghapon, eh, yan ang pag-usapan natin, kulang po. So, sabi nga po dito, write down answered prayers naman. Ano ba yung mga panalangin mo na tinugunan ni Lord? Mag-thank you rin tayo kay Lord. Baka po tayo panay prayer request. Kailangan meron din tayong thank you letter. Yan. Write down your answered prayers. Yung iba po, hindi sila mahilig magsulat. Lalo na pagka, syempre, matagal naman tayo, hindi na tayo pala sulat. Ganyan po, no? Pwede nyo pong ibalik uli yun. Dati po ako medyo, ano na rin, eh, parang, ay, nakakatamad na yan. Nung pag-estudyante lang ako, yan ang ginagawa ko na ngayon. Matanda na ako. Magsusulat pa ba ako? Ay, naku, alam nyo po, itry nyo po, magugustuhan nyo po yan. Lalong-lalo na kapag sa Panginoon po tayo sumusulat. Ma-enjoy nyo, makaka-ano kayo, makaka-buo po kayo, makakaubos kayo ng isang notebook. Marami na. Yeah, marami po itong sumusulat na eh. Yan, Sister Anna, nakakatuwa yung kanyang ano, no, devotion notebook, Sister Susan, at maraming pa pong iba. Yung iba naman po digital, yung sa cellphone, di ba may notes? Yun, dun po, dun naman. Pwede rin po yun. Kasi yung iba po, mas ano sila, yun yung file nila eh, sa notes. Yan. Okay din po yun. Marami din po akong pakilala na hindi po sa notebook, pero sa cellphone. May mga notes. Kaya sa iPad, sa laptop. Ganyan po. Amen? Amen. 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 So mag-pay attention po tayo sa lahat ng kaparaanan ng Diyos. Sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon. Di po ba? And celebrate who He is and all He does. Celebrate po natin every day sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin that despite of what is happening in this world, may pandemic, may iba't ibang pagsubok, pero naroroon po na tayo ay buhay
gising, listo, may panibagong buhay, binibigyan ni Lord, pinoprovide ni Lord lahat ng pangangailangan natin. Meron tayong enough supply ng mga basic needs. Napakabuti po ni Lord, no? Napakabuti po ng Panginoon. Psalms 145 verse 6 po. Psalms 145 verse 6. Salmo 145 verse 6. Yan. Psalms 145 verse 6. Sino po ang nakakita na? Pwede po English? Opo, opo. Verse 6 po. Opo, 145 verse 6. Okay. They speak of the power of your awesome acts and recount your great deeds. Amen. 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 Praise God. Amen. Sabi po, I will proclaim your greatness. No, i-proclaim po natin ang greatness ng ating Panginoon. Amen. Ang ating pong mga labi, ang maganda po. Ang bibigkasin natin at lalabas sa ating mga labi, ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Napakarami pong dapat ipagpasalamat. Ang alam niyo po talagang itong mga nakaraang mga araw, ito po, nililid po tayo ng Lord sa pagiging thankful . Pagiging thankful po tayo sa Panginoon. Praise God. Number 5, sing and dance like David. Yan. Sing and dance like David. Si Haring David. Si Haring David po, hindi po siya nahihiya na sumayaw, umawit para sa ating Panginoon. Sinasabihan na nga po siya ng mga tao sa paligid niya na parang nasisiraan na po siya. Dahil nga, talagang all out po talaga siya pagdating sa pagbibigay ng papuri, sa pagsamba sa Panginoon. Tumasayaw po siya, umaawit po siya. Kaya ito po ay hindi man po tayo, sabihin natin yung generation po natin. Ngayon, huwag po tayong mahiya. Huwag po natin ikahiya na tayo po ay umaawit, tayo po ay tumasayaw. Diba? Ito naman pong katawan natin, ibinigay po ito ni Lord. Kaya ibigay din po natin, ibalik natin sa Panginoon. Kung ano po ang ginagawa niya sa ating buhay, talagang mapapaawit ka naman . Diba? Yung pagiging thankful mo, mapapaawit ka talaga sa tuwa. Mapapa-hallelujah ka talaga. Thank you Lord, hallelujah. Diba? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, 145 days, napakarami pong transformation, unti-unti po pinaprocess ng Panginoon yung buhay natin. Even yung language po natin, nag-iiba. Dati, hindi naman tayo palasabi ng thank you Lord, tsaka praise the Lord, di po ba? Pero ngayon, maliit na bagay na nangyari sa buhay mo, uy, thank you Lord, praise God, salamat, salamat, thank you Lord. Hallelujah, thank you Lord. Yan, kung halimbawa po may nakakarinig na ibang tao at kayo po ay kinakantsawan, uy, praise the Lord, kasi sister, diba? May hallelujah, hallelujah pa. Meron pong ganun diba? Hindi natin maiwasan yun Tapos, uy, ibang-iba na nagpo-post na siya ng Word of God. Ano na kaya, nag-ano na to? Iba na ang religion niya siguro. Di ba may mga ganyan pong ano? Ayun po yung mga iniisip ng tao. Pero alam niyo po, ayaan niyo lang po sila. Basta magpatuloy lang po kayo sa pagpo-post po ninyo ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang po. Huwag po kayong magpa-apekto. In short, huwag po kayong magpa-apekto. Basta patuloy lang po magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Awitan natin si Lord. Sayawan natin si Lord. Amen? Amen. 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 Buong lakas, buong sigla. Talagang i-all out po natin ang ating pagsamba sa Panginoon. Sabi po, no? Turn up the praise music and dance with joy. Yan. Marami po ngayon mga joyful songs. Joyful songs po na pwede po nating kunin niyo po yung lyrics sa Google. So,
Lord. This is the day that the Lord has made. This is the day. I-type niyo po yun, yung lyrics nun. Yan, maganda po kasi. Alam niyo yung beat, pero maganda. Alam niyo rin yung lyrics. Yung lyrics nung sinasayaw po ninyo. Para habang kayo po yung sumasayaw, sinasabi niyo po yung lyrics kasi pagpupuri sa Panginoon po yung lyrics nun. Amen. Amen. Yan, nawa ay ma-enjoy po natin lahat po ng mga pinagagawa ng Lord para sa atin. Pag kayo ay nasa kotse, nagbiyahe, o yung mga worship songs, naalala ko si Sister Anna po ba yon pagka nagbiyahe, mga worship songs, yan, ang pinapatugtog, hindi ko mamamalayan talagang, ay, nandito na tayo. Kasi habang umaawit ka, habang nagbiyahe, napapuri at pagsamba sa Panginoon, nandun po talaga na binibigyan ng Lord ng kapayapaan yung heart mo eh. Alam niyo po, maraming tao po ina-atake na naman ng mental attack. Siyempre, nag-iisip na naman po dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. Eh, yan po ang nais na naman ng kaaway na wala na naman tayong gagawin. Kundi tayo po ay ma-stress at magkaroon ng anxiety. So, ang atin pong gawin is makinig po tayo ng mga praise and worship songs. Praise and worship songs po. Yan, remind ko lang ha, wala nang makikinig ng mga pang mga broken-hearted ano ha. Mga praise and worship songs na po tayo mga kapatid. Yan. Ang sarap kayang ano, ang sarap po kaya talagang sa maghapon. Tapos pag nasa bahay po kayo, mag-isa kayo, lakasan niyo po 'yon, yung praise and worship para yung buong bahay po ninyo. Talagang alam niyo po yung Holy Spirit eh talagang bababa at maninirahan po sa inyong tahanan. At magkakaroon po ng kapayapaan po ang inyong tahanan. At makikita po kayo ng mga kasama niyo sa bahay. At sila po ay dadala niyo rin sa pagsamba sa Panginoon. Hindi pa man kayo nagsasalita ng Word of God, pero yung mga panambahang awitin sa Panginoon, talagang yan po ay pwedeng mawalan po ng impact sa kanila. Amen? Amen. Amen. Dance like David. Yan. Next po is read the Psalms to start the day. Alam niyo po, napakaganda po ng Salmo. Aklat po ng Salmo. Every day po. Yan, idadagdag po natin yan sa ating babasahin. Aside from our sa ating pong daily devotion ngayon po, di ba, ay nasa Lucas chapter 21 tayo. Paki-take note po ha, Lucas chapter 21 po tayo. The whole chapter of Luke chapter 21. At maganda po, ang additions po dito is dadagdagan natin yung babasahin natin. Mag-start tayo sa Salmo. Salmo chapter 1. So, ang Salmo po, maganda po siyang basahin pagkagising mo ng umaga. Yan. I suggest po, basahin niyo po yung Salmo. Pagising niyo po, pagbangon niyo, maikli lang naman po ito eh. Maikli lang. Everyday din po yon. Praise God. Ito po, pakibasa po ang Psalms 19, 7 to 8. Salmo 19, 7 to 8. Salmo 19, 7 to 8 po. 7 and 8? Yes po. Ikaw to sa 45 pa rin, sis. Salmo 19. Salmo 19, 1, 9, 7 hanggang 8 po. Okay po. Ako to sa Panginoon. Ako ba? Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at
nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Amen. 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 Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakaganda po, no? Ang instruction po ng ating Diyos ay perfect. Perfect po ang word ng ating Panginoon. Diba? Revives the soul. Nire-revive po nito ang ating kaluluwa. Kaya, very trustworthy po. Eh, saan pa po tayo eh, magdidwell? Kundi sa salita ng Panginoon na tunay na maaasahan po natin. Praise God. Praise God. So, napakahalaga po na tayo po ay magbabad. Hindi po sa mga... Meron pa bang mga nag-aano dito? Nag-games? Wala naman na. Wala na. Masakit na sa mata. Diba? Yung nakababad ka na ano, mga gadgets. So tayo po, magbabad tayo sa Word of God. Yan. Magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Balikan niyo po uli yung mga binanggit natin. Napakaganda po ng ano, ng Psalms 19:7-8. Praise God. Ang next po, number 7, intentionally surrender your day to God. Intentionally surrender your day to God. Amen. Praise God. Kaya nga po, diba, sa panalangin natin sa daily morning prayer and devotion, Lord, we surrender our day. Pangunahan mo ang araw na ito, Panginoon. Pagharian mo po ang aming buhay. Ikaw ang maging driver ng aming buhay. Hindi po kami, hindi po ang sarili natin ang maging driver, kasi pag sarili po natin ang gawin nating driver, baka po tayo ay magkamali. Subalit kung isurrender po natin sa Panginoon, sigurado po tayo na idadirect po ng ating Diyos ang ating landas. Amen? Amen. 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 Sabi po sa Galatians 2:20, napaka-paborito ko po nito, isa sa aking life verse. Yes. Intentionally surrender your day to God. In Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Napakaganda po nito talaga. Sobrang ito po ay palagi ko pong binabanggit sa ating Panginoon, na tayo po ay napakong kasama na ni Kristo. Hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi ang ating Panginoong Jesus na. Amen? Christ lives in me. I no longer live. Lord, hindi na ako. Ikaw na po, Panginoon. Sabi, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. By faith. We live by faith in the Son of God. Sapagkat siya po ang nagmahal sa atin ng lubos. At binigay po niya ang kanyang sarili para sa atin. Amen. 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 Ganun po tayo, kamahal ng ating Diyos. Amen. Kaya babalik pa rin po tayo sa krus eh. Diba? Babalik pa rin tayo sa krus, sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At para ang pangalan natin ay ano po kahapon? Nakatala, nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Yan. So, yun po ang pinakamaganda. Pag tiningnan po ang book of life in heaven, nandun po ang mga pangalan natin. Praise God. Tayo-tayo pa rin yun. Magkakasama doon. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Alam niyo po, meron pa sanang isa. Simple way to start the day with God. Yung
Go outside and take a walk. Enjoy God's creation. Bawal muna yan. Diba? Oo nga. Pwede naman siguro sa subdivision. Kaya lang talaga medyo tahimik eh. Hindi pwedeng ano eh, no? Pero alam niyo po, sino po yung nakapunta na? Yung mga nag-hiking, punta sa beach, punta sa mga forest, ganyan. Diba talagang mapapawaw ka? Yung makita mo yung view, lalo sa Amerika. Ano po ba yun? Yung mga falls dyan, sa si Irma? Yes po. Diba? Yan, Niagara Falls, ganyan. Parang tayo nga sa picture pa lang, mapapawaw ka na. Eh, how much more kung nandun tayo? Kung nandun ka, diba? Kaya sabi ko, galing talaga ni Lord. Grabe talaga. Ang ganda-ganda talaga ng nilikha ng Panginoon. Papunta ka sa beach, talaga makikita mo yung sunrise and sunset. Biro mo lahat yan, no? Create ng ating Diyos. Napakagaling talaga at napaka makapangyarihan ni Lord. Amen. Amen. Kaya ngayon po, nasa bahay tayo, kung may puno kayo dyan sa paligid nyo, di ba? Yan ay create din ni Lord. Biro mo, nagbubunga sa tamang panahon. Ang dami po, no? Yung mga bagay na hindi natin kontrolado, kundi ang Diyos lang. Mapapawaw ka talaga. Wow, God, you are so amazing. Kamangha-mangha ang ating Diyos. Amen? Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Psalms 19, 1 and 2. Psalms 19, 1 and 2. Psalms 19, 1 and 2 po. Sino po nakakita na? Ako po, si Sidney. Okay, Sister Bad. Sister Bad. Ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Pinakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos. Kawa ng kanyang kamay. Araw at gabi ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Amen. Praise God. Praise God. Diba? Ang araw, ang kalangitan, ay nagsasabi ng kadakilaan ng Panginoon. Tumingin po tayo sa ating paligid. Tumingin ka sa langit, tumingala ka. Di po ba? Mamaya-maya, hapon na, gabi na, lahat po yan. Yung pag-ikot ng mundo, yung nasa kabilang side ng mundo, sila Sister Irma, Sister Cynthia, na iba yung kanilang time, lahat po yan ay talagang dahil po sa kapangyarihan ng ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kamangha-mangha po ang Panginoon. Kahanga-hanga. Amen? Amen. 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 Kaya po, wala pong ano eh, no? Walang pwedeng sabihin natin na hindi tayo mapahanga sa Lord eh. Tumingin lang po tayo sa kapaligid natin. Talagang mapapawaw na po tayo sa napakagandang creations ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Next po, worship God by loving the people in your life. Worship God by loving the people in your life. Yan, intentionally love the people in your life po. Sapagkat sila po ay binigay ng Lord, pinahintulutan ng Panginoon na sila po ang maging kasama mo, mga taong nasa paligid mo. Yan, inalaw po ng Lord, diyan ka dinala. 'Di ba? Diyan kanya dinala, yan yung pamilyang binigay sa iyo. So, sa pamamagitan po ng pagmamahal sa ating kapwa, we worship God. At yan po ay, syempre, nasa ikalawang utos, mahalagang utos po ng ating Panginoon. Amen? Amen. Mahalin ang Diyos. Yan po ang number one. At ang pangalawa po, mahalin natin ang ating kapwa. Sabi po in John 13:34, so now I am giving you a new commandment. Love each other. Just I have loved you. You should love each other. So love each other po. Praise God. Praise God. Anong number na po tayo? Nine. Number nine.
Number nine. So, simple ways of worshiping God every day. Number nine, take care of yourself. Yan. Take care of yourself, mga kapatid. Take care of yourself. So, kailangan po, paano po tayo makakasamba at magpupuri sa Panginoon kung hindi po natin inaalagaan ang ating mga sarili at tayo po ay hinanghina. Sinasadya po natin na tayo po ay abusuhin ang sarili natin, na napapabayaan na po natin ang ating mga physical na katawan. Ayan, si Sister Irma, oh, talagang tinetake care. Ang okay po yan, okay po yan. Yan, oh, di ba? Napakasarap naman ang ano niya, no? Di ba? Shoulder rub daw, shoulder rub. Yes, yes. Praise God. So, thankful po tayo sa mga tao po sa ating paligid, lalo sa mga dati sa buhay na nagpapakita po ng kanilang love. Di po ba? Sa bawat isa. So, take care of yourself. Paano niyo po inaalagaan ang inyong mga sarili? Sige nga po. Kaya mamaya may exercise. Diba? Si Sister Anna po, later, kasama rin po si Sister MJ. Alam niyo po, ano ba yung karaniwan na nangyari ngayong pandemic na naka-quarantine? Ang dami po talaga mga nagtaasa ng kolesterol. Marami po ang mga sabihin natin na nawala po ang mga pag-exercise. Ako po isa na doon. Nawala ang diet. Walang diet. Kasi nga daw, bawal mag-diet dahil bababa ang immune system. That's so, true. Kinakain natin lahat-lahat. Eat the right food. Yan. Yes. Kaya lang, pagka kasi, di ba, parang pag ikaw yung talagang, ay, ito yung right food. Ganyan. Tapos makikita mo yung iba, ay, ang sarap naman ano nila. Di ba, parang wala talaga silang control. Ganyan. So, mapapa, go na rin tayo doon. So, take care of yourself. Napakahalaga po. Lalo na sa panahon ngayon. Walang matanda, walang bata. Kahit bata pa, mataas na rin ang kolesterol. Yes. Nga po, wala nang exercise. Lalo na yung mga kabataan. Oh, blood sugar. Na nakaupo. Hindi na nila naranasang maglaro sa labas. Yes, naalala niyo po ba nung kabataan natin? Sino po dito yung ano, yung paghapon lalabas na doon maglalaro sa labas? Tennis court. Tumpang preso. Tennis court. Kapag tumpang preso pa, Sister Irma. Ipa. Yes. Ayun ganon. Taguan. Oh, taguan. Tumpang preso. Ano ba yung patintero? Patintero. Yan. Luksong lubid. Ayun, luksong lubid. Yung ganon. Tennis garter. Garter. Oh, hindi pa uso yung Chinese garter sa amin noon. Ay, hindi pa ba? Sumbaka. Walang mabilang garter. Yung panty ng garter, patanggalin. Dipping rope. Dipping rope. Yung lahat ka sa lubid. Agree po ba kayo? Agree po ba kayo? Yung mga bata noon, kasama na tayo, eh laging mga parang amoy araw. Uh-oh. Yes, opo. Active yung mga bata noon kesa ngayon puro cellphone. Tapos yung mga bata, may mga kuto-kuto pa kasi yeah, nga sa araw man pala. Araw. Ako yun, ako. Yes. Nagdaan din ako dyan. Ako din, nagkaroon ng kuto at saka lice, grabe. Yes, kasi lagi tayo kasi sa inipan. Kasi amoy araw, gusto natin sa araw. Lagi ako nakukurot ng nanay ko pag amoy araw ako eh. Diba kasi isa lang ang shampoo natin. Sa time namin noon, isa lang shampoo. Oh, wala pa conditioner. Wala pa conditioner. Wala conditioner. Ako, Prel. Nakaka-relate kaya si Sister Prel. Ivy? Hindi. Batang kalye din po. Yung punyong nyug. Yeah, at saka yung nyug. Yung oil. Yes, yung oil. Oo, puro oil. Kulang na lang maging bacon na yung ulo natin eh. Yes. Smells creepy. Oo, tama. Isang parin. Gene. Kasi wala pa namang riban noon. Wala pang riban-riban noon. Kaya talagang magpapakulo tayo ng ano ba yun? Gagawa ng langis ng nog. Oo. Diba?
Nakakaang sarap balikan yung kwentuhan ng mga nangyari ng ang kabataan po natin. Na wala talaga tayong walang kaarte-arte yung mga bata noon. Yeah. Talagang kahit nangingitap siya sa itim. Napakasaya. Yun siguro yung mga memories. Yung mga memories ng ating kabataan na hindi natin makakalimutan. Pero kinikwento natin sa mga anak natin yan. Di ba? Kinikwento natin yan. Yung mga ganyang panahon ng ating buhay. Pero napaka-healthy naman ng mga bata nun. Pansinin nyo po. Oo. Diba? So, kahit magpa-araw ka, wala ka sipon, wala ka ano eh. Oo nga. Correct. Tsaka ano po, kasi nga sobrang linis ng araw ngayon ng mga bata. Kaya minsan, mas sila talaga yung madaling sipunin. Mas pa-sensitive na nila. Sensitive pala. Exposed tayo sa bacteria dati. Yung immune system natin. Kaya ano po, talagang napag-usapan lang naman. Ewan ko talagang nakakatuwa po yung ating kwentuhan. Na ito po yung isa sa pagpapaalala ng Panginoon na kailangan pa rin po natin alagaan ang ating mga sarili para ang buhay po na ito maging kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. For God's glory po, paano po tayo gagamitin ng Lord kung tayo po ay wala ng lakas? Di po, paano tayo mag-share? Paano tayo magbabahagi kung tayo po ay wala? Kaya nga, ito yung panahon. Talagang, for such a time as this, dumating po yung gantong sitwasyon sa buhay natin, tinatawag talaga tayo ni Lord na mag-serve po sa Kanya. Amen. 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 Yan po ang purpose ng ating Panginoon. So, yan lamang po ang iba sa... Meron pong idadagdag ako. So, minsan... po talagang merong araw na kailangan po nating mag-fasting. Ano po ba yung pagpa-fasting? Hindi naman pag-fasting sabihin ngayon na sa food, 'di ba? Meron pong ibang aral or study about it, medyo mahaba po 'yon yung about fasting. Pero pwede po nating minsan mag-fasting po tayo sa social media. Yan. So meron po tayo na gagawin na hindi po tayo magsa-social media ng 3 hours or half day. Kaya lalo na during our devotion. Pag po tayo ay nagpa-personal devotion, nagbabasa tayo ng Word of God, tapos magsusulat tayo ng mga 7 things na dapat ipagpasalamat, answered prayers, huwag po kayong mag-FB, mag-Instagram, alisin niyo po muna yung mga gadget ninyo sa inyong tabi kasi madedistract ka talaga. Madedistract ka. Nagbabasa ka ng Luke chapter 21 pero sa tabi mo, yung kabilang kamay mo, nagbo-browse naman ng So, hindi po maganda po yung ganon. Diba? Paano mo maririnig yung boses ng Panginoon, yung mangungusap siya sa'yo sa pamamagitan ng kanyang salita kung merong distraction? So, yun po, magkaroon po tayo ng fasting sa ating pong social media. Sa mga ilang oras, yung iba po talaga, may timer yata yung kanilang phone na nire-remind na sila na, oops, gumamit ka na ng kalating araw. Tapos nag-off na siya kusa. So may mga ganyan na po. Yan, praise God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Meron po ba kayong natutunan ngayon, mga kapatid? Praise God. Salamat sa ating Diyos na patuloy nagpapaalala po sa atin. Ang ganda po, nire-remind po tayo ng ating Panginoon. God is so good po talaga. So, tayo po ay ngayong umaga, magpapaalam na po tayo sa ating mga ka-FB sapagkat tayo po ay sandaling pupunta sa ating mga grupo ngayong umaga upang ibahagi po natin ano po ba yung natutunan nyo ngayon sa mga points po na ating pong napag-usapan. Praise God! Sa mga nanonood po sa ating FB Live, praise God! Pagpalain po ng Panginoon ang buhay po ng bawat isa. Patuloy po kayong manampalatay at manalig sa ating Diyos. No? Sapagkat si Lord po ang may control. God is in control ng ating mga buhay. God is in control ng mundong ito. Kaya ang ating pong pagtitiwala tanging sa Diyos po lamang na makagagawa ng mga bagay
na imposible, kaya yan ni Lord. Posible lahat yan sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Sige po. Kami po, mga taga Daily Morning Prayer and Devotion, ay magpapaalam na po sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit tomorrow. Same time, 7:30 po. Huwag po kayong aalis, mga kapatid, dito sa Zoom. No, hindi pa po tayo tapos. Meron po tayong part 2. Ang part 1 lang po ang atin pong tinatapos. Maraming maraming salamat po. God bless you all, mga ka-FB. God bless po. God bless. God bless. Yan. So, babalik na po tayo. Stop ko na rin po ang ating recording. God bless po.